kita lang, konting tulong lang siguro on creating your appointment slots using Google Calendar. So, alam natin, meron tayong appointment slots from 1:40 to 2:30. So, pwede nyo po yan i-plot sa inyong Google Calendar at i-embed sa inyong Schoology. So, simulan natin. Punta po kayo ng inyong Google Calendar. I-click lamang isang date. Okay, so ngayon, kikreate na po tayo ng appointment natin. So, makita nyo po dito, meron kayong appointment slots option. So, piliin po natin yun. Mag-add po tayo ng title. For example, Mr. Adun, consultation period. Okay. And then, change lang po natin yung, pwede na po yung date na yan. Of course, yung time po natin ay 1:40 to 2:30. Okay, so pili lang po tayo. Pwede po natin i-edit yan. 1:40 to 2:30. So, meron po tayong 50-minute duration. So, ito po, pagguhi lang natin, this will determine kung gaano katagal per slot yung gusto nyo. So, gawin lang natin, for example, 10-minute slots. Okay? So, ibig sabihin, sa loob ng 1:40 to 2:30, meron po kayong 5 slots of 10 minutes. So, depende po sa inyo. Pwede nyo rin pong gawing 5 minutes or 15 minutes per slot. Okay? Okay, so, pwede nyo na rin pong gawin yung make it a Zoom meeting. So, pasok po tayo sa more options. Okay. And then, let's create a Zoom meeting for that. Okay. So, pwede po tayong continue. So, yun. Meron na po yung Zoom meeting. So, pag nag-click po ng appointment si student, papasok na rin po siya dun sa or manonotify siya nung Zoom meeting link niyo po. Okay. And then, i-click lamang yung save natin. Ay, baguhin din natin pala ito. Okay, and then, repeat. Okay, every weekday, Monday to Friday. So, set na po tayo lahat, no? 2:30, okay. May Zoom meeting na po na tayo. Okay, hindi ba tayo kailangan mag-add ng guest muna? Okay, save lang po natin yan. Okay. So, makita niyo po yan, teachers. Lalabas po yan sa inyong calendar. Okay, so pag-click po natin yung calendar natin, okay, ito na po, yun, Mr. Adun's consultation period. Okay, so gawin lang po natin, i-click po natin yung event na yan. Okay, click po natin yung event natin, ay yung appointment natin, and makita nyo po dito, meron nakalagay, go to appointment page for this calendar. So click po natin yan. Okay, so ito na po lahat ng appointment slots nyo. So, pag pumunta po si student dito, pipili po siya ng slot at ba-block niya po yung slot na yun. So, ibig sabihin, hindi po kayo magkakaroon ng overlapping ng mga consultations per day. So, gawin lang po natin, i-copy po natin yung URL nitong appointment page na to. So, copy natin. Okay. And then, pag na-copy na po natin, punta po tayo ng ating Schoology. Okay, so balik tayo sa ating materials. Okay, sa materials po natin, mag-add material po tayo. And then, add a link. Okay, click po natin yung link. I-paste po natin dito yung URL ng calendar natin. So, for example, pangalanan po natin siya na, meron na po kasi ako nagawa, so meron akong, lagyan na natin to sample. Or demo pala, demo. Okay. And then, add lang po natin yan. So, lalabas po yan syempre sa ilalim. Pwede nyo pong i-drag yan pataas para mas makita ni student. Okay. Okay. So, pag-clinic po natin yung teachers, pag-clinic po ni students then, ito po yung lalabas. Yan. So, yung appointment slots nyo po. Okay. So, pipili lang po siya dyan. Nangyari ito, kung anong slot yung gusto niyang piliin, tapos mabablock na po yan para sa kanya. Okay, and then lahat ng details, including your Zoom meeting, will be included in that appointment. Okay, so maraming salamat po and good luck, advisors, para po sa ating lahat this year.